Hello guys, welcome to my vlog. Bale sa video nito guys, gagawin natin ng paraan ito. Kung pansin nyo guys is malaki na yung awang gap ng door jamb. Ito yung hamba, pinakahamba niya, tapos yung pintuan. Ayun. Kumbaga hindi ba hindi tuyong-tuyo yung kahoy noon, o di kaya hindi siya kiln dry ngayon. Yan na yung naging epekto. Ayun. So yan yung gagawin natin ng paraan. Kadalasan nangyayari to guys, pagka yung kahoy na ginamit, either yung hamba o di kaya yung pinakapintuan niya yung ano, yung hindi kiln dry o di kaya hindi siya tuyong-tuyo, di ba? So, gagawin natin na yan ng paraan. So, yun, para umusad yung pintuan dito. Umusad. Ayan, kumbaga didikit siya ng konti. Kasi kung pansin nyo dito sa kabila guys, ayan, kung pansin nyo dito is, ayan, nakadikit siya, di ba? Ayan. Although may konting awang, pero overall nakaano pa rin yan, nasa ayos pa rin yan. So ngayon, dito naman sa kabila is malaki. Ayan, malaki na siya. Pwede mo na siyang sungkitin sa labas yung ano, pinaka doorknob niya. So ang gagawin natin is iuusad natin to, i-adjust natin yung pintuan, pag ganun. Ito yung pinaka pinto niya. Yun. So ang gagawin lang natin guys is tatanggalin natin yung mga ano niya, mga pin niya. Ayan, tatanggalin muna natin yung mga pin niya. Pero pa isa-isa lang guys, huwag natin biglayin. Kumbaga, tanggalin muna natin dito sa taas, tapos may gagawin tayo dyan. Yun yung ituturo ko sa inyo. Bale, natanggal na natin yung ano guys. Ito na yung pinaka-pin niya. Tinanggal ko na. Ngayon, ang gagawin natin, kailangan natin nito. Ayan. Ayan, gagamitin natin 'to. Ngayon, yung pipihitin natin yung nakakabit sa ano guys, ah, ito, ipapaling natin pa ganun. Pa kanan. Yung nakakabit mismo sa na bisagra dito sa may bandang pintuan, hindi yung nakakabit sa may hamba. Oh, pagsensya niyo na 'yung ko marami. Ayan, kumbaga ito kasi nakakabit sa may pintuan. Tapos yung dito naman yung mas malaki, dalawa yan eh, yung mas malaki kung pansin nyo. Etong tatlong to, nakakabit sa may pintuan, tapos yung ito, medyo mas malaki, mas mahaba. Ito yung nakakabit sa may door jamb. So ngayon, ang gagawin lang natin guys, ito, pipihitin lang natin, papalik lang natin to, pakanan. Unti-unti lang guys, na nakasara yung pintuan, kasi pag nakabukas yan, eh baka bumigay yung mga screw na ito guys. Saglit lang, ayan. Pag pinersa natin, baka bumigay yung mga yan. So, kailangan nating isara, tapos pihitin natin para naiipit siya, di ba? Naiipit pa rin. Ayan. Para iipit siya ng, hamba sa kamay, pintuan. So, ito, papaling lang natin tong tatlo na to. Sabi ko nga, yung nakakabit sa may pintuan. Dahan-dahan lang, guys. Huwag nating biglayin. Kumbaga, paunti-unti lang. Okay, para huwag bumigay yung screw. So, gawin na natin. Ayan siya guys, kung pansin nyo is halos naka-align pa rin siya, di ba? Tinanggal na natin yung pin, ngayon ipapaling na natin to, pag ganun. Titingnan natin yung magiging clearance siya mamaya. Bale, yan na siya guys, kung papansin nyo, sana visible sa camera. Ayan, ito is pumaling na ron. Ayan, pumaling na siya guys. Ayun. Ngayon, yung di ba nakadikit dito, tapos dito malaki yung awang. So, pag pinagtapat natin to guys, pag pinagtapat natin to, tatapat natin siya dito, ibig sabihin, adjust yan, didikit na konti dito. Magkakaroon ng konting dikit dito, wagya, di ba? So, subukan natin itulak to. Tulak ko lang. Yeah. Ayan. Ngayon, halos pantay na siya rito dito, ah. Di ba? Ngayon, lumaki na yung awang dito. Nagkaroon na siya ng gap dito.
Tapos dito is unti-unti is ano na, dumidikit. So kailangan natin ding i-adjust ito dito sa baba. Ay sa gitna tapos dun sa baba. Ayan, i-adjust din natin yan. Kung pansin nyo guys is ayan, almost nakadikit yan. Ayan, almost nakadikit yan. So kailangan natin lagyan ng awang to para dito naman sa baba dito is ano rin, uusat din dito. Ayan, kahit hindi natin mapag-fix ng konti, may magawan lang natin ng paraan na huwag masyado malaki yung awang niya guys. So tatanggalin ko lang to, tapos ipapaling din tulad kanina dito sa taas. Ayan. Kung walang ano guys, kung ito walang adjustable na ano, pwede rin gamitan mo ng sinsil, dahan-dahan lang. Ayan. Basta ang papaluin mo guys, yung tatlo na nakakabit, basta kung ano yung nakakabit sa may pintuan mismo, yun yung papaluin mo. Ayan, pakanan. Sa ano nito guys, sa kaso nito, basta yung papaluin mo palabas, kumbaga palabas na lang, pag yung nakakabit sa may pintuan. Huwag yung nakakabit sa may door jamb o di kayong dun sa may hamba. So anuin ko lang nung dalawa guys. Ito, saka yun sa baba. Tapos papakita ko sa inyo mamaya kung okay yung ano ginawa natin paraan. Ayan, bali natanggal ko na yung pin ng ano guys. Ito na yung pin ng nasa gitna. Ayan, so ngayon ito naman yung i-adjust natin. I-adjust natin, papaluin natin. Siya nga pala guys, pinalik ko na yung isa dito sa taas. Yung pinaka-pin niya, pinalik ko na. Ayan, tapos dito naman sa gitna yung papaluin natin. Tapos mamaya ace dun sa baba. Bale, nagkakaroon na ng ano guys dito, ng gapping. Ayan. Ayun, bale sa ilalim na lang yung ano, halos, sensya na guys. Madilim, halos nakadikit. Pag dito naman sa kabila guys, dito sa may doorknob, ayan, nagkaroon na siya ng ano. O, konti na lang, di ba? Ayun. Kahit papaano iniusad na natin kasi hindi na kaya kanina na masyadong malaki yung awang. So ngayon i-adjust ko rin yung sa baba pag ganun. Ayan. Yung nasa gitna guys, hindi ko muna linagay yung pin. Pero yung nasa taas, nakalagay na yung pin yan. So tatanggalin ko rin sa baba. Tapos pipitan na, ipapaling natin yung ano nya, pinakabisagra nya pa kanan. Ngayon palabas, yung nakakabit sa may door, may pintuan mismo. Ayan, bali na ibalik ko na yung mga ano nya guys, yung mga pin ng ano, pintuan. Ayan. Kung pansin nyo dito, kanina bago tayo nagpukpok, ayan, bago natin pinipalabas yung ano, isang side ng bisagra, is konti lang yung awang dito. Halos walang, wala siyang awang ngayon. Ayan, lumaki na yung awang guys. Meron na siyang gapping. Ayan, lumaki na yung gap, di ba? Ayan, hanggang dun sa baba, ayan. Lumaki na yung pinakaawang yan, sensya na, malabo. Ngayon, dito naman sa kabila, dito sa may doorknob, kung pansin nyo guys, ayan. Ayan. Ayan na siya. Halos, ano na siya, konti na lang yung clearance. Ayan, para sa akin okay na yan. Pero kung gusto nyo pa nga mas dikit pa, i-adjust nyo lang yon. Ayun, ulit, i-adjust nyo yun palabas yung nakakabit sa may pintuan. Ngayon, ang ano naman, pagka yung masikip na ano, kumbaga yung hindi mo siya may sara, di ba, masikip. Pag masikip naman siya, ang gagawin mo lang is anuhin mo lang, i-adjust mo rin lang naman yun na papasok. Papasok to, para hilain nyo pa ganun. Para dito is lumuwag, di ba? Okay. Ayun, so yun. Siya nga pala is ano, shout out tayo kay Akimo Kimyo. Ayan, nagpatulong sa atin yan dati, nagtanong tungkol sa hagdanan. Yun, hope sir na nasagot ko yung katanungan mo. Ayan, Akimo Kimyo, shout out sa iyo sir. Kay ano, Ariel Vlog, kay Tio Del Pimentel. Ayan, shout out sa inyo. Okay. So ganun lang guys, ganun lang siya kasimple. Yung sinir ko sa inyo is yung pamamaraan ko. Ayan, hope guys na nakatulong sa inyo. Ganun din yun yung hindi nagsasarang pintuan. Ang gagawin mo lang, sabi ko nga sa inyo, ito kasi maluwag. Ngayon kung hindi naman siya naisasara, gawa ng sumasabit sa taas, ganyan, sumasabit na. Ang gagawin mo naman, ito, imbes na palabas, is papasok yung nakakabit dito, papasok, para hilahin niyo pa ganun, diba? Kasi minsan guys, pag sumasabit dito, sumasayad dito, yung mga lumang pintuan, ibig sabihin maluwag dito, malaki na yung clearance dito. Ayan, kaya ang gagawin mo is hilahin mo lang siya, papasok to, papaling mo to papasok, tapos itulak mo siyang pa ganun, para yung dito magkaroon ng clearance. Kaso, sa kaso naman nito is lumaki na yung awang, gawa ng hindi kiln dry yung kahoy, hindi siya kiln dry. So yun yung ginawa natin. Ayan, so hanggang dito na lang guys. Maraming maraming salamat sa panonood sa mga vlogs ko. Ayan, sa mga bagong subscribers ko, sa mga masugit kong taga-subaybay dyan. Ayan, shout out sa inyo, maraming maraming salamat sa suporta. Ayan, kasi hindi mag-grow-grow yung small channel natin kung hindi dahil sa inyo. Maraming maraming salamat. Hanggang sa susunod. Paalam!